Hello everyone, this is again your instructor, Sir Melvin, on this course, Leadership and Teamwork, Management 1. And pag-usapan natin ngayon is, what are the causes and effect of time and resource constraints? Okay, so ano ba itong resource constraints and time constraints? And ano ba yung cause and effect pag magkakaroon kayo nito? So, sa constraints, okay, merong bibigyan ko kayo ng scenario, kunwari, kasi sa barko, limited time lang yung pagtatrabaho and you will stick to the program na binigay sa'yo ng kumpanya. For example, pag sinabi magtatrabaho ka lang alas 8 hanggang alas 5, sa buong araw, ikaw ay decorating, OSAB, bosun, fitters, welders, ganyan. Pag sinabing ganun yung trabaho, ganun yung trabaho. So, tatapusin mo yung oras ng trabaho mo at dapat yung kung ano talaga yung pinapagawa sa'yo, matapos mo siya. For example naman, ikaw ay de guardia official or for example, duty officer ka, you are third officer or second officer. For example, third mate ka. Normal na duty ni third mate is mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, 8 a.m. to 12 noon. So, magano ka? Siyempre, umaga hapon yon, no? So, 8 hours yan. 8 to 12 ng umaga, 8 to 12 ng hapon. What if meron kang naka-program na gagawin mo as per your planning na meron kang maintenance job na gagawin mo siya alauna hanggang alas 5. So, kung gagawin mo siya, meron ka ng 12 hours na pagtitrabaho. Ngayon, paano ka naman makakatulog or paano ka makakaroon ng sabihin natin konting pahinga or iglip kasi puyat ka niyan, gising ka hanggang madaling araw. Okay? So, doon natin papasok yung time constraints. Kasi meron kang time constraint, meron kang time frame, dapat magagawa mo yung kailangan mong gawing trabaho, pero dapat nakakapagpahinga ka na, nakakapagpahinga ka pa rin. So ano ba yung time constraint? It refers to the limitation imposed on you by someone else. Kung for example, 8 hours ka lang magtrabaho, okay, yun yung time constraint. Yung time restraint naman is defined as an inability to reach a goal because of your own shortage of time. For example, may pinagawa sa yung project. Yung project mo is maintenance of the lifeboat, for example. O kaya naman ay doon na lang tayo sa madaling itindihin. Magme-maintenance ka ng sabihin nating venting fire hydrant. Pero dapat matapos mo yon in 4 hours. May time constraint ka na in 4 hours dapat 20 fire hydrants yung ma-maintain mo. Pero may time restraint ka kasi for example, 10 lang yung nagawa mo in 4 hours. So, meron kang restraints sa time kasi hindi mo natapos yung pinapagawa sa'yo kasi meron kang shortage of time. Yun namang isa, resource constraint, it is refers to the limitation of inputs available to complete a particular job. For example, people time, equipment, and supplies. So, lahat ng project, lahat ng gawain, meron niyang resource constraint, lalo na sa barko. For example, balik tayo sa oras. Oras yung pinakang resources mo sa barko sa pagtatrabaho. Sabihin natin, gawin mo lang itong trabaho mo to in 4 hours. Dapat matapos mo siya. So, isa siyang resource constraint. For example, meron kang maintenance pero kulang ka sa resources, kulang ka sa spare parts. That is one of the resource constraint. And being an officer on board, sometimes you will find yourself having a dilemma of finishing your task before arriving port or before schedule of port state control inspector. Lalo na yung mga auditor na yan. Kasi for example, may makita silang hindi mo na maintain, may makita silang kulang na spare part, lalo na critical spares. O ito yung mga ka-apekto sa seaworthiness ng barko. Pwede kayong i-delay, pwedeng itali yung barko nyo due to a deficiency. And to overcome this, sometimes you will have to compromise your working hours and do extra overtime, lalo na pag-official ka. To finish all the tasks you require yourself and your superiors to finish all
or else your credibility of being an officer will be in the line. If you will slack or not do anything that will lead to problems such as fines or delays because of some deficiency, mayayari yung lisensya mo. And it will compromise your time and results, thus having cause and effect. So, ano ba yung cause ng time and resource constraint? So, ano ba yung dahilan? First is the schedule. So, yung trading schedule ng barko. Sabihin natin, for example, sa isang araw, container vessel ka, sa isang araw, meron kang dalawang puerto. For example, China ka pa. Napakaswerte. For example, bibitaw ka sa isang, for example, bibitaw ka sa isang port sa isang China. Okay? Isang port sa China, bibitaw kayo, umalis kayo sa port ng mga bandang, sabihin natin, alas 10 ng umaga. Pero maya-maya, asahan mo, alas 4, nasa port na naman kayo. So, anong magagawa mong trabaho in that schedule? And another thing is budget. Ano ba yung budget natin sa trabaho? Kasi baka over budget tayo o nakakapagsayang tayo ng spare parts na mahal pala. O kaya naman, yung budget na kailangan natin na pambili ng spares, pambili ng bakal, pang welding, o kaya may gamit na kailangan punan, ano yung mga kailangan, yun yung nakakasagabal sa atin, yung budget. So, minsan kasi yun yung pinakang dahilan ng pagkakaroon ng resource constraint. Kasi kung overflowing yung budget, ibig sabihin overflowing yung spare parts. Maraming tao, marami kasing pasahod. So, yung trabaho, mabilis lang. So, the one cause or isang dahilan ng pagkakaroon ng constraint sa resources is budget. Siyempre, yung epekto naman niya, yung epekto ng constraint is having pressure. You will be pressured na matapos mo yung trabaho, pero anong pwedeng mangyari dun sa trabaho mo? Pwede mangyari dyan is mako-compromise yung quality. Kasi, dalawa lang naman yan. For example, quality ng trabaho, sabihin natin, okay, kailangan magawa natin yung trabaho. So, ang gagawin ko, bilang trabahante ako, gawin ko lang yung trabaho. Tapusin ko yung oras. Wala akong pakialam kung anong maging effect. Kasi, basta, usapan lang, tapusin ko eh. Okay? Siyempre, yung quality ng trabaho, makakompromise kasi yung resources, kulang. For example, may kulang kang spare parts na wala sa store mo or wala sa bodega. Okay? Eh, pero yung next month delivery is 2 months. So, anong pwedeng mangyari sa'yo? Magpa-fabricate ka, gagawa ka, mag-i-improvise ka. Pero sure ba na maganda yung kakalabasan yan? Baka yung fabrication mo, 1.5 lang or 1 month lang, wala na. So, due to the constraint of resources, the functionality will be jeopardized. The quality will be jeopardized. So, we have 4 steps on breaking free from time constraints. So, oras muna tayo. So, ano daw yung constraints? Yung 4 steps na pwede nating magawa. First is to master time para mas ma-master mo yung internal triggers. So, all too often, we allow ourselves to get distracted because of feelings of uncertainty, fear, frustration, and instead of thoughtfully doing what we intended, instead of ignoring these triggers, we should identify the situation or emotion that's prompting us to waste time. So, example natin is yung sinabi ng isang author, all human behavior is driven by a desire to escape discomfort. Yes, totoo yan. That means that time management is pain management. We need to understand the uncomfortable sensations we're trying to escape when we reach our cell phones and distract ourselves to learn new techniques for managing the discomfort in a healthier manner. So, kumbaga, kung yung pagtakas mo or pag
wala lang, just to kill time is kunin mo yung phone mo. So that is an internal trigger. Another, remember to track inputs as well as output. So meron tayong tinatawag na to-do list. So itatrack natin yun. Itatrack natin yung kung ano ba yung listahan ng mga kailangan natin gawin. For example, sa isang linggo. So ilalagay natin yan. So pagpaplanuhan mo yan. Okay? So dun sa mga ano mo, sa to-do list, pag sa ililista mo yan, the night before ng trabaho mo, para meron kang agenda na magagawa mo. So meron kang checklist kung ano yung mga kailangan mong trabaho. You've got to have a template for your entire week. And to the minute, so you can tell the difference between action and distraction. Kasi baka nadidistract ka, kaya hindi mo nagagawa yung trabaho mo in time. If you don't define what is your wanted to do with your time, then everything is a distraction. Meron tayong tinatawag na time boxing or time box. So, kada lagay mo sa iyong to-do list, maglalagay ka ng specific time frame na gagawin mo doon sa trabaho. For example, lilinisin ko yung lifeboat. So, gawin ko siya in 30 minutes. So, dapat 30 minutes ko siya magawa. So, ganun. Meron siyang specific na time frame. So, dapat kung ano yung trabaho mong kailangan mong gawin, lalagyan mo yan ng time frame. And it also applies to every job that you have a to-do, that you have a to-do list or to-do in a day. Pero gabi pa lang, bago yung trabaho mo, dapat may listahan ka na. So, kailangan mo lang discipline para ma-breakthrough ka or para makaalis ka dun sa time restraint. Another, remove the external triggers that don't serve you. For example, nakagwardya ka. Pero may traffic, pero nakikita mo, kayang-kaya mo naman. So, parang naboboring ka na, kunin mo yung cellphone mo, mag-chat ka. Okay. Titingnan mo kung may nag-chat ba. Kung wala, mag-chat ka kung kanino, mamumusta ka sa mga mahal mo sa buhay, nasa barko ka kasi. Okay. So, mali yun. Kasi pag nasa trabaho ka, trabaho lang, kailangan mag-focus. Isipin mo, nag-navigate ka ng barko, nasa balikat mo yung safety ng barko, ng crew, ng environment. Ikaw ang nandyan sa bridge. Ikaw yung in charge sa lahat. So, yung external trigger na hindi nakakatulong tulad ng pagsiselfon habang naka-duty, tanggalin mo yun kasi hindi siya makakatulong sa'yo. For example naman, you are doing an online course and clearly knowing that it will be for your own sake. But your phone rings and you get distracted by it until you don't realize that you're distracted again because instead of continuing your studies, you find yourself browsing in Facebook, Instagram, or other social media platform. So, nakatulong? Hindi. So, one simple way to remove this trigger is to isolate yourself from it. So to accomplish this, simply turn off the notification in your devices during your working time and designate a time of the day in your to-do list to visit your devices for notification and messages. In this way, you can focus your task and finish the job as planned in your time box. Another is gagawa ka ng packs or gagawa ka ng parang commitment. Gagawa ka ng parang commitment doon sa iyong ginawang to-do list. So, dapat committed ka. Kumbaga, susulat mo sa isang papel yung timetable na gagawin mo sa isang araw o sa isang linggo and then i-emphasize mo yung quota na kailangan mong i-achieve for that day or week. If you can achieve those targets, it means that you are successful. If not, give yourself a punishment like doing gawain bahay. Gagawa ka ng gawain bahay kung di mo nagawa yun. Or ililimit mo yung time sa pag-Facebook, sa pag-Instagram. Okay? Or not playing your favorite mobile game.
while to have a motivation to in committing your goal of completing your task. So para maiwasan natin yung mga late na magpapasa, yung mga incomplete, okay? So gawa tayo ng listahan and let's be committed with that. Punta naman tayo sa resource management. So ano ba yung resource management in the maritime industry? So hindi lang siya nakafocus dun sa material resources. Nakafocus din siya sa human resources and also time. Human resources pertains to the available working force. Ilan ba nagtatrabaho? Example, crew. So, kapag tao na yung usapan dyan, nandyan yung wellness, nandyan yung fitness for duty. Yun namang isang time resources is the available working hour of the crew to complete an operation. It also pertains to the trading route of the vessel. Siyempre, nasa barko ka. And the environmental factors and urgency of the job to be carried out. All of this pose a constraint, but a good maritime officer or team leader can overcome these difficulties. Meron tayong mga ways on how to overcome these difficulties or these constraints, resource constraints. First, understand which resources are in short supply and focus on them. So, for example, nag-i-inventory ka. And nakita mo may isang critical spare part na mawaw or na magkakaroon ng shortage sa darating na buwan. Kasi may machinery na na mga kailangan nito, pero yung machinery na yon unfortunately masama na yung kondisyon. So, upon knowing this, you decided to focus on the maintenance of the equipment na kakaunti na yung spare parts. So, to avoid difficulty that may require the consumption of the spare part that has limited supply. So, for example, mooring winch. O, ito yung pinagkakabitan mo ng mooring ropes. Nakita mo sa yung inventory, ay kakaunti na pala yung bolts na ano ko dito sa mooring winch. O kaya kakaunti na pala, or wala na pala akong spare ng brake lining ng mooring winch. So, magkakaroon ako ngayon ng maintenance. Kumbaga, i-monitor ko talaga itong mga mooring winches ko para hindi ko magamit yung spare parts kasi kulang. So, upon knowing this, agree on a common approach to prioritize work across shared resources. So, i-discuss mo ito sa team mo. Kung ikaw si chief mate, i-discuss mo ito sa deck department na meron tayong spare part na kailangan i-monitor. Pag naman crew ang iyong resource na may constraint and there is a limited number ng crew, for example, kaunti lang yung crew mo, dalawang AB, isang OS, isang boson, isang deck fitter, yun na, wala na. Ano? Pero meron kayong malaking trabaho, i-consider mo yung cross department na human resourcing. For example, there will be a major maintenance in the main engine. But there will be also limited time to work on with the repair. So consider requesting the assistance of the deck department. Kasi baka may crew dyan na marunong sa makina. So makakatulong sila. So makakadagdag sa human resource. And by in that way, you can overcome the resource constraint. Embrace different ways of working across the organization and resources. For example, consider requesting additional help from other departments like the engine department if the job requires their experience and expertise. For example, is changing the brake lining of mooring winches. Napakahirap po niyan. I've been there, talagang napakatagal na trabaho. It will require a day. For example, mga 6 to 8 hours na trabaho. Pero kailangan meron kang kasama na marunong. Kasi it will require knowledge and basic advanced machineries and welding jobs with fittings and blacksmithing o pagpapanday or yung tinatawag nating metal works na nare-require natin yung expertise ni engine fitter. Siyempre. Pero yung operation, kailangan ino-oversee yan ni Bosun kasi siya yung may pinaka-experience sa pagpapalit ng brake lining.
So, in this type of job, kailangan ng cross-departmental cooperation. Another way is that realize that resource management is an ongoing process. So, for example, nag-inventory ka ng gamit, pagsampa mo ng barko. So, all throughout your contract, minomonitor mo yun, ini-inventory mo siya. Inibabantayan mo yung resources mo para meron kang continuous monitoring na alin ba yung mauubos na, alin ba yung delikado, alin ba yung limited supply. O pag nakita mo, okay, meron tayong quarterly requisition. So, alam mo yung i-order mo, hindi ka magsosobra sa pag-order kasi alam natin meron tayong limited budget. Nasa budgeting kasi yung pag-uusapan dyan. Sabihin natin, ang budget mo sa isang quarter o in 3 months is meron ka lang $1,500. So, ibabudget mo yan na hindi ka mag-over budget at dapat meron ka pang sukli for your next month. Kasi for example, magpapasko, kailangan may handa, kailangan may additional na budget para doon si siyempre paghahanda mo Christmas tapos darating pa yung New Year, okay? So napaka galing na budgeting ang kailangan mo diyan. So ganun yung ating rules in resource management. It is a continuous process, monitoring. Next is planning of work. So kailangan planado para hindi kang magkamali, hindi ka mahirapan sa iyong resources. Dapat planado mo siya. So you have to consider traditional tasks with start and finish dates and the durations for formally defined work and less formal list to handle lightweight assignments. So alamin mo ano ba yung priority sa trabaho? Alin ba yung dapat nauunahin? Alin ba yung dapat na ihuhuli? Alin yung pwede kong i-delay? So, meron tayong mga ganong discernment o meron tayong ganon na mga decision in doing the work. Next is reporting time or report the time. Remember that different groups may be reluctant to time reporting. Isisipin nila, ah, pag ako, mabilis ako magtrabaho, baka sunod kong job order, bigyan ako ng marami kasi isipin niya magaling ako magtrabaho tapos isipin niya mabilis ako magtrabaho o bigyan ko nga ito ng maraming trabaho para marami tayong magawa. Yung iba naman, tapos na yung trabaho pero magtatago para hindi makita, para isipin na nagtatrabaho pa rin. So relax nga naman. Okay? So nasa diskarte. So kung ikaw gusto mong makatulong sa sistema at kitang-kita mo naman na gahol, medyo gahol sa trabaho, pero mabait naman, maganda naman yung samahan. Okay, why not? 'Di ba? Tulong tayo. Let's cooperate. Let's report the time. Tapos na tayo. Ano ba yung sunod pa natin trabaho? Kasi pinag-aaralan na din natin yung time frame. Ano ba yung mas maganda? Ano ba yung mas maganda na gawin natin in the workplace? Next, avoid or limit multitasking. Multitasking sounds efficient, but often results in lower overall productivity. Try to limit the number of parallel tasks, and your resources will perform better. For example, computer jobs. Parang nagkakaroon ka ng multitasking madalas dyan. You are juggling into two jobs at the same time. So, anong pwedeng mangyari doon? Pwede kang magkamali, tapos hindi mo siya ma-countercheck. Pwede ka namang tapos ka na, tapos marami ka nang gagawin trabaho, hindi ka maka-countercheck. So, yung attention mo, hati. So, avoid or limit the multitasking. Minsan, nakakatulong, madalas, hindi. Kasi sa halip na okay naman yung trabaho mo, nag-multitask ka, yung quality, hindi siya ganong kaay-aya. Okay. So kung kailangan i-avoid, kung kailangan i-limit, sige, go. Pero kung nire-require naman ng time resource mo, ng time management mo na nakalagay sa program mo, okay, multitask ito. Sige, why not?
And last is make your most valuable resources happy. And your most valuable resource is your crew. The person. Kasi kung wala kang crew, wala kang magandang quality na trabaho. Hindi ka aasa sa mga makinarya. On board ship, there is a monthly crew party to isolate the crew from the presence of working in their day-to-day task. Make your team happy to have a harmonious relationship on board. A happy crew shortens the contract, so they say. So, sabi nga nila, kapag masaya daw yung samahan sa barko, maiksi lang yung kontrata. Hindi mo mararamdaman na mahaba yung kontrata mo. So, yung 9 months mo, wala lang yan pag maganda yung samahan. Kasi, wala namang mahirap na trabaho. Ang masama lang dyan, masaya ka ba sa ginagawa mo? Again, this is your instructor for this course, Leadership and Teamwork, Sir Melvin. Thank you.